Ito yung isda na trout. So, lilinisin muna natin kasi may kaliskis. Hindi siya nahuhuli sa dagat, kundi sa mga ilog-ilog. So, sige, lilinisin na natin ang isda. Nag-ano kami, nag-fishing kami rin sa ilog. Ganito yung nahuhuli nila. Oh. Pero to hindi to nahuli. Binili to sa tindahan. So, yung isang pack, apat ang laman. Lagyan ko na ng asin. Ay, dito tayo sa labas magluluto. Ano, dyan ako nagluluto. Dito lang. Saka natin, itong tinatakip ko para hindi tumalsik. Yung egg rock. Nag-uumpisa ng tumubo aking mga sunflowers. Nagpapatubo na ako ng mga binhi para ililipat ko dyan. Pero bibili na lang ako ng ready-made. Hindi na ako magpapabinhi kasi matagal. Ito, ano ito? Bulaklak. Baby's breath. Ayan pa yung mga sunflowers. Kusa silang tumutubo every year. Ito ngayon, may dahon na ang ating mga puno. So, nagkakadahon na sila. Kasi spring na ito na. Mabuti wala na yung ano, mga flowers niya kasi tuwing lalabas ako rito, ina-aching ako. Ayun, may airplane. Southwest. Southwest kaya yan. Blue and red. Ayan, ating May 10. Ito naman. Yung ating peaches. Meron na rin siyang mga bunga. Ayan o. Ang bango niya, alam niyo. Puno pa lang, amoy peaches na. Ang bango. Mabango pala siya. Itong amoy niya. Peach talaga yung amoy niya. Ayan o, ang kanya. Nag-uumpisa na yung kanyang kabungahan. Sana matuloy. Pero hindi siya marami ngayon. Konti lang. Kasi pinutol ko eh. Inano ko siya, tinrim ko last year. Naprito na natin siya. Gagawin natin siyang sarsyado. Ito yung ating kamatis. Marami tayong kamatis na ganyan. Ginawa ko sa kamatis, nilaga ko. Tapos, walang tubig. Ito yung nilaga kong kamatis. Gagamitin natin sa sarsyado. So, nilaga ko muna siya para maging parang paste. Wala lang. Basta naisipan ko lang kasi wala kaming kamatis na regular. So, ang ginawa ko,
nilaga ko lang itong kamatis. Kung meron mga kayong kamatis, hindi nyo na kailangan nilaga. Nilaga ko lang to kasi wala lang. Para wala lang. So yan, mantika muna. Yung aking ready frozen. Frozen yan. Bawang. Tapos frozen din itong aking. Kasi inihiwa-hiwa ko na, nilalagay ko lang sa freezer. Para pagkakailangan ko magluto, hindi na ako maghihiwa-hiwa, diretso na. Yun po ang aking trick. Yung kamatis, ganun din ang ginawa ko. Nilaga ko lang para ready. So, ayan, sibuyas. Tapos hindi natin ito. Ang aking nilagang kamatis. Masarap. Masarap. So, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng konting patis. Lagyan nyo po yung inyong mga favorite na seasoning. Ito, nilagay ko yung chicken bouillon. Tapos tatlong itlog. So ito. Lagyan nyo po lahat ng gusto nyo spices. Lagyan nyo ng black pepper. Kung gusto nyo, depende sa inyo. Ako sana ayoko ng black pepper. Alam nyo kung bakit? Nakaka-appendix yan eh. So yan na. Ito magiging sauce natin. Sa ating sasyado. Dagdagan natin yung tubig kasi. At ilagay na natin ang ating isda. Parang dami kong inilagay na itlog. Parang naging puro itlog. Anyway, masarap naman na itlog. Parang gusto kong dagdagan ulit ng kamatis sa ibabaw. Ayan. Ito na po yung ating sarsyado. Naparami yata ang ating eggs. Thank you.
At lalagyan natin siya ng toppings. Alam niyo lahat frozen, no? Frozen. Kasi mayroon akong tanim nito sa labas. Ang dami. Kahit winter, tumutubo. So, hindi ako nawawala ng sibuyas. Kaya lagi akong kumukuha niyan. Lahat ng niluluto ko, nilalagyan ko niyan. Kahit yung noodles ko, nilalagyan ko niyan. So, yan na po. Luto na po ang ating sarsyado. Di ba po, mukhang masarap? Mukha lang. Bye-bye!